Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. One of the major hitmakers in the 80s. Kung alam nyo ang mga awiting Doon Lang, Kumusta Ka, Never Ever Say Goodbye, at marami pang iba. Mga kaibigan, let's all welcome singer-actor Nonoy Zuniga. Hello! Wow, tita. Tita ba o ate na lang? Go ahead, whatever you want, diba? Thank you so much for having me here. Yeah. Hello, hello. Nonoy, kumusta ka na? Ito, trying to be healthy and, you know, ayaw natin magmukhang talagang matanda. You have to take care of ourselves. Exactly. And the only thing to do is to keep yourself healthy. I'm so glad kasi like, alam mo, not for anything, marami na rin tayo mga kaibigan, makasamahan sa industriya na wala na rito sa atin. Yeah. Diba? But what's important is we're still here, we're still very much around, at ikaw, patuloy ka pa rin nagbibigay ng saya, lalo na sa ating mga kababayan. hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. Yes. Right? At talaga namang nag-e-enjoy ako kasama yung mga ibang hitmakers. No? Yung tuwing na pumupunta kami abroad, talaga namang mabimiss mo talagang hindi lang performing, pero yung mga friends mo na nandun na rin, nagkikita kayo after the show, talagang napakasaya. Iba yung feeling na magkita ulit kayo at nakikita mo ulit yung mga kaibigan. A singer will always be a singer. Likewise, if you're an actor, you will always be an actor. Hahanap-hanapin mo yon, di ba? Yes, tama. Yes, di ba? Kwentuhan mo naman kami, Noy. Okay. Ilang taon ka nung magka-interest kang kumanta? Nako. Oh. As far as I can remember, talagang batang-bata talaga. Bata pa ako, mahilig na pala akong kumanta. Niloloko nga ako ng father ko. Mula daw nung ipinanganak ako, yung first na iyak ng baby, may tono na raw ako. parang na-joke lang siguro yun. Pero sabi nila, nakita nila na kakanta daw ako that time. So, yun, nakahiligan ko naman talaga. Yung family kasi namin, musically inclined kami lahat. Exactly. And we love music. So, kung walang nagigitara, meron laging nagpapatugtog ng plaka. No, nung plaka time na yun. Plaka pa noon, sa atin, panahon natin. Plaka yung malalaking yes. Ganyan, diba? Oo. Lagi nagpapatugtog yung parents ko noon at kami naman lahat ay nakikinig. Yung father ko, no? That's where we got our singing talent, no? From your dad? From my dad. Oh, no? He always sings. Your dad was also is also a doctor. Yes. Okay. And he always sings pag nasa bahay siya, no? Kasi laging he always goes abroad sa nung panahon mga Vietnam War, ganun, Cambodia, Laos. Andun siya lagi. Pero tuwing bumabalik siya, tuwing umuwi siya, yun, kanta lang ng kanta. That's the time na lahat naman kami ay talagang nakikinig lang sa kanya. Oh, so talagang parang na-influence din kayo talaga sa tatay nyo dahil he was a singing doctor na. Yes. Diba? During his time. Yep. Diba? Pero kayong siyam na magkakapatid, lahat ba kayo kumakanta? Professionally, mga lima kami. Oh, marami-rami rin. All the rest, we're nine kasi. No? Okay. We're nine in the family. Pang-anim po ako. Lahat kami, lima ang professional singers. Yung apat, mahilig din kumanta, pero yung mahihain ba? They're more into just listening to music. You know? Ikaw ba yung kauna-unahang miyembro ng pamilya na... Na talagang kumanta ng professionally? Ay, hindi. Actually, hindi. Wala nga akong dream na maging singer. That was not my dream. Unang kumanta sa amin professionally, yung kuya ko, si Zion. Oh, yes, Zion, right. And yung isang ate ko na nurse, si Zenith. Mm-hmm. Siya folk singing naman siya. Mm-hmm. Yung si Zion is with a band. Mm-hmm. No? Yung naging member nga siya ng Sangkatutak Band. Kasama niya dyan si Ivy, si Mercado. Then Richard Merck. Yes, Sangkatutak Band. Yan. Siya ang unang-una, actually, naging professional singer. Kami, nanonood lang kami. Ako naman, wala akong
plano ko maging singer in the future, pagkakapayang kuya ko. So, it was just parang incidental. When I saw my ate, who is a folk singer, na nagigitara siya, tsaka kumakanta siya, sinasama niya ako sa mga gigs niya. Binabayaran siya. Sabi ko, wow! Parang sabi ko, parang gusto ko na rin, kasi... Ilang taon ka noon? Teenager pa? Noong time na yon, nung nakikita ko yung ate ko kumakanta, mga ano lang ako noon, high school. Okay. But even earlier, nagigitara na kasi siya. So, sabi ko, ate, can you teach me how to, you know, play strum the guitar? Yeah. Yun, tinuruan niya ako. Siya ang nagturo sa akin until I learned my own way na. Tapos, little did I know na dun sa pagpa-practice ko araw-araw, na nahahasa din pala yun, eh, no? Kasi araw-araw eh. Ang favorite singers ko nung high school ako, la James Taylor, Cat Stevens, Don McLean, yan. Pinapakinggan ko mga sa plaka yan. Mga foreign artists talaga, oo. Wala pang gigitarin na nagigitara na Pinoy eh. Yes, yes. So, puro foreign. Pinapakinggan ko sa plaka, ginagaya ko, sinusulat ko yung lyrics, ganun lang. Just for me, no? Kasi, tapos minememorize ko yon, kinakanta ko in front of a mirror, yan. Until finally, yung isa, meron akong friend, na nala, church friend, no? Tapos sa church, kumakanta din kami. Nung one of our jamming sessions, nakita niya na, uy, kumakanta ka pala ng mga folk songs. Oo. Kaya sama nga kita, may gig pala din siya. Mas matanda sa akin. So, nung sumama ako, pinakanta niya ako doon sa pwesto niya. Kabado-kabado ako noon. Pero, when I sang, palakpakan yung mga tao na gustuhan. So, that was the start na I got hooked with into singing professionally. Okay. So, teenager ka pala, magsimula ka as a folk singer. 14, 15 years old. Pero hindi mo naman napabayaan yung pag-aaral mo? Ah, hindi naman. Hindi naman. I was in high school, I was in San Beda that time. Okay. Although, nag-stop ako 1 year. Not because of my singing, but because of the barkada. You know, yung ganong edad eh, mahilig sa barkada. So, parang sa kabarkada ko, andyan na yung mga cutting classes, no? Namasyal na lang. Lahat yan nararanasan ng sa teenager. So, nag-stop ako ng 1 year sa high school. And then, sa galit ng tatay ko, inuwi niya ako sa probinsya. Sa summer. Sabi niya, dito ka muna, tapusin mo yung high school. Where dito. Where in summer? In Calbayog. Oh my God, Waray ako. I am from Borongan City. Okay. So, sabi niya, tapusin mo yung high school dito kung gusto mong bumalik sa Manila. So, mag-aaral ko ng mabuti. Pero hindi ko pinabayaan yung singing ko doon. Kahit na sa summer ako, I kept on singing. And then, so when I went back na sa Manila, college, balik agad ako sa folk singing. And then, there was a friend of mine sa church, gusto mag-form ng band. Yun na yung Family Birth Control Band. Alright. So, gaano ka katagal doon sa band? 5 years. 5 years. Every night yun, ha? So, talagang, kung titingnan mo, mahasa ka talaga sa singing. Singing, especially singing different kinds of songs. Doon mo makikita yung saan mo gustong pumunta, anong song, anong style. Yun. Mm-hmm. You were still with Family Birth Control. Mm-hmm. You were performing regularly sa Siete Pecados. Alam na alam mo pa rin. Philippine Plaza. Yes. And this was October 1980, oh. Right? Yes. Okay. Ikaw naman magkwento. Wag hindi na ako. What happened? It was our second year stint sa Siete Pecados, Philippine Plaza, which is Sofitel now, no? Sofitel yes. Na. So during the time, Marshalo pa naman kasi noon eh, 1980. Nagkakagulo na ang ating bansa. Dahil yung mga forces ng kalaban ng gobyerno. Alam niyo na, I don't want to go into political. Yes, correct. Yeah. Pero nagkakagulo na, ang dami ng demonstration that time. Kabi-kabila. Oo, kabi-kabila. Tapos, yung kalaban ng mga ultra-rightists, ika nga, no? Sabi nila, naglagay na ng mga bomba that time sa mga government-owned installations or corporations or hotels, no? Yung Philippine Plaza po, eh, nasa kaibigan po yun nung mga nakatasa pwesto that time. Mm-hmm.
So naglagay pala sila ng bomba doon sa CR. Yung buong banda, yes, doon po nagpupunta para magbihis into our costumes for the night. Yun, may bomba pala doon na sa nakalagay sa garbage can. Eh, katabi ko yung garbage can. Ayun, nung 5 minutes to 8 o'clock, sumabog siya. So, tinamaan lahat kami doon, hindi naman buong banda. Dalawa na lang kami that time na nasa band. And dalawang foreigners at saka yung isa yung nag-aalaga ng comfort room. Yes. So, lima kaming tinamaan. Pero walang namatay. But I was the hardest hit. Oo. Kasi ikaw yung pinakamalapit. Pinakamalapit ako. Oo. So, ano kagad? Putol kagad yung paa mo? Yung ano, binti ko. So, it's the right... right leg. Right leg. Yeah. Dinala kagad ako sa ospital. So. Pero napakaswerte mo, no? Napakaswerte mo ba na... Oh. Although, nawalan ka ng kanang ano, paa. Hmm. Pero the mere fact na ikaw yung pinakamalapit na nabuhay ka pa rin, I mean, talagang may purpose pa si God. Buti na lang, mababa ang tama. Eh kung napataas yun sa chan, no? Oo. Naputol yung katawan ko. grabe, no? Oo. May purpose pa. May purpose para talagang may ano ka pa sa mundong ito, di ba? Yeah. And you continue to entertain hanggang ngayon. You continue to sing. And also inspire na rin. Inspire na rin. Especially mga persons with disabilities. Yes. Na wag gumalaw ng pag-asa habang buhay tayo. Tanggal ang mga kung anong mga putol diyan. Baliwala yan, basta may hininga tayo. We have something to do, improve our lives. And you have a strong faith sa taas. Talaga. Yes. Yeah. Pero, when that happened, is it true na parang nawalan ka na rin ng interest sa karir mo? Ipagpatuloy ang karera mo? I was with a band that time. Wala pa ako sa recording. Hindi ka pa nagsasolo. So, nasa banda ako. Nung nangyari yon, talagang nawalan ako ng interest. Ayoko nang kumanta. Gusto ko na lang pagpatuloy yung education ko. No? I want to be a doctor. I was a graduate of pre-med that time nung nangyari yung pagsabog. So, during the... nung nagpapahinga na ako and may konting rehab yung aking paa, nagre-review na rin ako para sa entrance exam ng UST. UST Medicine. So, I took the exam, pumasa na ako. And nakakatawa lang nang kasi during that time din, ino-offera na ako ng recording ulit. Yun na, a solo. A solo artist, oo. So, in other words, when that happened, hindi ka na bumalik doon sa banda. Hindi na parang muna. Parang you stopped for a while. Yes. Dahil nag-focus ka, nag-concentrate ka sa pag-aaral mo at tinapos mo yung medicine. Yes. Sa UST. Mm. Pero while still studying, di ba, medical student ka pa rin noon, di ba, doon dumating yung mga sunod-sunod mong offer, including a recording contract. Kasabay actually yung Tita Aster, yung pag-enroll ko, this was during the 4th Metro Pop, eh. Yes, yeah, yeah. Yes, I know. 4th Metro Pop. Kailangan nila ng singer na may kapansanan. Para for the disabled, parang world disabled day, something. Yes. Oo. United Nations. United Nations, yeah, yes. Decade for the Disabled. Right. In celebration of that. Right. They needed a singer who has a disability. Eh, ako yun, di ba? Oo. Sabi ko, ha? Kakanta ba ako? Hindi ka na, wala ka naman sa contest, sabi nila. Mag-guest ka lang. Guest performer. Sabi ko, I was very hesitant kasi sabi ko, pag lumabas ako, first time yan, ayoko yung baka kaawaan ako ng tao. Yang hiya ako nun eh. Mm-hmm. Ayoko lumabas kasi putol yung paa ko eh. Exactly. Eh, buti na lang, meron na rin akong artificial nun, flat leg. Yes. Pero naka-ano ko, crutches. Crutches ka pa rin, oo. Sabi ko, paano ako kakanta? So, everybody say, go! No, family, friends, lahat. Mm-hmm. Try it. You will not lose anything. Yes. Sige, napilitan ako. Parang you sang the theme song eh. Yeah, a song for the disabled. Yes. Yeah. Ako ay ikaw rin. Ako ay ikaw rin. Yeah. Yes. Oo, di ba? So, kala nila ako yung nanalo no, sa Metro Pop. Sabi ko, hindi ako kasama sa contest. Very memorable yun. Yung so, song when I sang it, ang dami nangyari nung gabing yun. Na? That was... ang exact date noon, April 4, 1981. 4th Metro Pop. Wow. After I sang, ano, di punta na ako backstage. One of the judges pala si Willie Cruz. Yes.
Pumunta siya sa backstage. Oo. Kinongratulate niya ako. Sabi ko, why are you congratulating me? Hindi naman ako contestant. Sabi ko, no. Sabi ni Willie, I like your voice. I'm interested in taking you as a recording artist. Sabi ko, no. I don't want to go back to singing. Sabi ko, ha? Sabi niya, no, sige, sige. Tawagan mo ako. After 1 week, tinawagan ko siya. Yun, nag-usap na kami. And the rest is history. Hindi na ako nakaalis. At anong kauna-unahan mong hit single? Was it Kumusta Ka o Doon Lang? Doon Lang. Doon Lang. Which was composed by Willie Cruz. Willie Cruz, oh. Diba? And then Never Say Goodbye. Kumusta Ka, yeah. And in fairness naman, kasi ahead sa'yo si Basil Valdez, si Rico J. Puno. Of course. Or Ray was even ahead. Ahead si Ray. Ang kasabay ko si Marco. Nasa Bicor pa ako noon. Marco Season and Rick Segreto. Yes, yes, yes. Tama. Kasi si Ray, I was still with Vicor. Nauna namin maano si ma-build up si Rico J. Eh. Yeah. So and then came Ray Valera na discover ni Chito Ilacad sa Olongapo. Hala, see? My memory serves me right. So pero ang nakakatuwa lang sa iyo, tinapos mo ang pagiging ang medical studies mo. 'Di ba? Tinapos mo, hindi ka huminto. Ito yung binilikan mo, tinapos mo. And yet, mas pinili mo ang maging singer-performer. Bakit? Love eh. Although, hindi ibig sabihin na hindi ko loving medicine. No? I love to treat people, actually. Kaya lang kasi, parang that time, mas andun na ako sa packet na yung pagka-singer ko eh. Tapos tinignan ko yung medicine ko, ang dami ko pang dadaanan. If you finish kasi medicine, you're just an ordinary doctor. Right. You have to go into another 4 years, 6 years specialization. Right. Sabi ko, ang tagal, aral na to. Dito na ako sa singing. tapos ang dami-dami ko ng offers abroad. Diba? Hindi ba na-disappoint ang dad mo? Kasi your dad was a doctor. Tapos na ikaw... Yung mother ko talagang disappointed. yung mother ko. Uh-oh. Yung dad ko naman, go where your heart goes. Talaga? Oh, so diba? Naintindihan ng naging supportive ang dad mo. Yung, paano nabuo ang hitmakers? Ang nagsishow talaga kasi si the late Rico J. Puno and Haji. Silang dalawa talaga. Yes. Muna. Actually, before they started, nung nag-start sila solo, kompetensya yan eh. Kompetensya talaga. Yes, yes. Pero obvious naman, pareho naman sila magaling eh. Different styles lang. Yung isa naman pogi, yung isa naman hindi pogi. Alaka. Okay yan si Rico J. Nag-start sila, silang dalawa lang. Pero hindi pa sila hitmakers noon eh. Sabi nila, kailangan nila ng isa pa na at least composer man lang, no? Who also sings. So they got in Ray Valera. Ray Valera. And then, yung joke ako. And then, after a few months, medyo nakikita nila, hindi pa rin sila click. So sabi nila, kumuha tayo kaya na mas bata-bata sa atin. Ala, ayan na. Kaya kinuha kami ni Marco. Oh, yun. Kaya naging lima kami. Ayun. So, nag-start ang hitmakers na kaming lima, 2003. By next year, 20 years na kami. Wow. So, and they were still active. Yes, as a group, yes. Ha? As a group and individually. Oo. So, we will celebrate 20 years of hitmakers next year. Doon sa aming lima, si Rico sabi niya, basta pwedeng tatlo, minimum of three, hitmakers yan, sabi ni Rico. Yes, yes. Four, five, kung sinong available, okay lang. So it was Rico's idea. Yeah, si Rico. So ito, kahit pa paano, ito yung kanyang legacy na iniwan sa inyo. Yeah. Diba? Rico and Boss Vic. Okay. Yung hitmakers ba, nakapag-concert na in a major venue dito sa Pilipinas? Oh, yung first namin, 2003 kami, no? Nung mga May. Nag-Araneta Coliseum kagad kami. Yeah. Twice, puno. Wow. Kaming lima. Oo. Ang tagal, 3 hours yung show. During the peak ng pandemic, nasa Amerika ka, di ba? So, nandito rin, half of the pandemic I was here. So, pag ganun-ganun ka na lang. So, okay. Wala rin entertainment outlet at that time. Wala. So, sabi ko nga, nagkaroon ng blackout, entertainment blackout. Anong pinagkaabalahan mo? We tried online also. Oh, talaga? Nag-online, anong kami, entertainment. Oh, talaga? Ni Julius Obregon. Oh, talent ko dati si Julius sa Bicor. Sa Bicor, nasa Amerika na rin pala si Julius, yes. Nandito ako na sa Philippines, andun siya. So, nag-usap kami, wala naman tayong magawa.
pandemic. Sige, mag-online ano tayo, show, musical show. May segment na naman parang advice lang. Tapos may guests kami na kahit anong, sinong guest naman. And then, pero may kantahan din ng konti. Which, we ran the show mga 1 year din. Oo, ang tagal ha? Tagal din, one year. Ang maganda lang nun siguro, ang pinaka-consolation nyo, yung reaction ng mga tao. Yes, and to give also the people a form of entertainment during the pandemic. Right. Diba? Right. Siyempre, iba ng henerasyon ngayon. You've been in the business for, sorry ha, babanggitin ko na, 5 dekada. More than 5 decades na po ito. Di ba? Decade na ako, decade. Nagde-decade. You just could imagine kung ilang taon na kami dito in this industry. This time, kayo na yung mga tinitingala eh. Diba? But you can see the new generation ng mga singers or songwriters. Yes. So, sino ang parang sa ngayon, sa bagong henerasyon, sino yung nakikita nyo talaga ito? Ano to? Malayo ang mararating. It's more for the female. Oh, yeah? Oo. Si Morissette. Oh, yeah. Isa yun. Oo. Morissette and Casey. Oo. Yung dalawa na yan. Kakaiba. Anong nakita mo sa kanila? First yung voice, no? Yes. Yung capacity. Si Morissette talaga yung voice niya, no? Iba, kakaiba. And then si Casey naman, maganda rin yung voice niya pero ang galing niya mag-perform. Bukod sa mag-perform, yung packaging niya sa sarili niya, no? Galing-galing niyang isa rin ako sa mamahanga sa batang 'yan, 'di ba? Oo. Ano ang nakikita niyo sa mga bagong henerasyon ng mga singers? Pilipino kasi tayo, mahilig sa music, no? Pero maraming magandang boses eh. Kaya lang, ang problema lang is, pag nakilala isang hit, pinapa-concert ka agad eh. Mahihirapan ho yung tao na yon kasi walang experience eh to do a concert. So dapat i-training muna yung singer na yon. Ilagay sa banda, ipwesto muna ng isang taon siguro yun. Lutuin. Yes, that's the word, lutuin. Para ma-train siya sa audience, sa maliit na audience muna. How to talk, how to give out jokes, and kwentuhan, and at the same time, sing. Tapos palaki ng palaki na yun. By the time, iba na yung dating niya. Handa na siya. At para sa akin lang to, it's my opinion. Pag nilagay mo yung singer sa stage, magaling na. Dapat ganun. Hindi yung... Yung handang-handa na talaga. Hindi yung bago na sisintonado, yung marunong magsalita. Tapos after 1 year, mawawala na. That's pero it. Ang swerte nyo, Noy, during your... Bakit? Sasabihin ko, yung panahon nyo. Okay lang yun. Kasi tantuloy yung magsabi. Dead, okay. Kasi nag-reverberate sa akin. Okay lang yun. Okay. Okay during lang. Your time. Yeah. Or during our time. Hindi naman kasi ako singer, kaya hindi ko sinasabi yung sarili ko eh. During your time, ang swerte nyo kasi that was the golden years. OPM. Ng OPM. Yeah. Golden years ng entertainment, Philippine entertainment. Mm. Golden years ng recording. Dati nakakapaglagari pa kayo, 'di ba, to promote your song? Oh yes. 'Di ba? Ibang TV show in one day, ilan ang pinupuntahan nyo? 'Di ba? Pero ngayon, hardly. Oh, wala na. 'Di ka na halos makapag-promote ng may bago kang kanta, may bago kang recording. Self-promotion. Ikaw na magpo-promote sa sarili. Online. Buti na lang may YouTube. Social media. Social media na kasi ngayon, 'di ba? Tama. Napakahirap ngayon, Noy. Unlike yung panahon nyo. Hindi ko panahon na. Tsaka yung time na yun, maganda yung mga songs din. Hindi ko rin sinasabi na hindi magaganda ngayon. Marami rin maganda mga songs ngayon. Kaya lang, it's more of the packaging of the song also. Yes. And the singer who is going to interpret that song. Alam mo, Noy, siguro hindi mo ito makakalimutan dahil this is the only movie na ginawa mo. Yeah. Pero hindi lang naman only movie, ha? Yeah. Vilma Santos lang naman ang yung leading lady, di ba? Swerte. Oo, and of course, ito yung nung kasikatan talaga ng kanta mong Never Ever Say yes, Goodbye. Tama. So yun din ang ginawang titulo, yun din ang ginawang theme song. Yes. How was the experience like? Dahil siyempre, singer ka, hindi ka naman actor at that time. Wala rin ano eh. Oh, siyempre, halong ano yun eh. Halong excitement and kaba. No? Excitement kasi first time ko makagawa ng pelikula. No? I'm not really into acting. Pero sabi lang nila na, sige lang, we'll teach you as we go through, sabi nila. So, kinakabahan kasi, siyempre, big time lahat ang kasama ko eh.
Those are big actors na makakasama ko. No less, oo. Star for All Seasons, mm-hmm. di ba? Kaya, yun. Siya yung aking the best teacher in acting, Vilma. If you're watching, di ba? I love you. And of course, written by Joey Javier Reyes, na isa sa napakagaling na director natin ngayon. Yep. And of course, directed by the late Gil Portes. Yes. And produced by Wilson Cheng. Yun. Diba sa Solar Films? Wilson! Diba? So, what was the experience like? At anong pakiramdam? Exciting naman gumawa ng pelikula. Pero during that time, I was in school eh. Kaya hirap na hirap ako doon. Hindi ko mabitawan yung... I was in second year proper. That's one of the hardest years sa medicine. Kaya hirap na hirap ako. After school, I go straight to the shooting. Ang kinukuha ng mga takes namin. I was floating kasi wala akong tulog eh. Pero nag-enjoy ako noon. Oh, hindi kasi, that was also the time na you were at the peak of your singing career, right? Tapos at the same time, nag-aaral ka ng medicine. Kaya nga, diba? Hirap na hirap nga ako. Oo, yun nga, paano mo ginajuggle yun? And then, kabi-kabila ang mga singing engagements yung mo. Yung nag-schedule naman, what do you call that sa movie? Yung nag-schedule ng mga takes, ina-adjust naman sa ano ko. Sa kung kailan ako magaang na sa production sa school gano'n. Oh, no, ang galing, ang galing. Saludo ako sa Idel. Kahit paano natapos mo pa rin 'yon sa kabila ng pagiging busy mo na halos hindi ka nang halos natutulog noon eh. Hmm. 'Di ba? Dahil kabi-kabila ang mga singing engagements mo eh, not only here but also abroad. Yeah. 'Di ba? Hmm. Nung at the peak of your career kasi grabe kayo, yung mga nag-choose sa inyo, 'di ba? Aminin niyo na mababae na talagang lumalapit sa inyo. Hindi naman kayo nag-take advantage. Ay, hindi. Hindi. Doon naman, masasabi ko, ang tinuro ng magulang, don't take advantage of people, especially women. Kaya nagsabihan kami niya, nakatatakin sa utak ko. Wala ka bang naging girlfriend doon sa mga fans na talagang lumalapit. Hindi ako mapapatol. They were not just ordinary fans, ha? Oo, hindi po ako mapapatol sa fans. Ah, talaga. No. Never talaga. No, no. Never. I don't take advantage kasi may nagsabi rin, nag-advise, do not kasi masisira ka. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Which is true naman. Yeah. Yung ibang nakikita natin yung mga artist na link sa mga fans, masisira ang career. Ayan. Not Rico J. Teka, wala ka na rin. Meron pa ako idadagdag. Okay, go. Oh, that was the only movie I did. Pero meron akong ginawang TV for movie. Oh, yung Kumusta Ka. Ah, okay. Oo, isa pa yun sa pinaka-hit mo noon. Kumusta ka. Of course, lyrics by Baby Hill. Hi, babes. So, actually, nauna tong ginawa sa Never Say Goodbye. Eh. Ah, talaga? Oo. Oh. Ang love interest ko dyan si Sinala. Big so, time din this lahat. This was TV movie. Parang parang telesine. For TV sana yon, pero ang pagkagawa, parang pelikula. Oh, yeah. Usong-uso dati yung mga telesine ang tawag noon. Telesine yon. Oh, telesine. Oh. Aside from Vilma Santos, may Gina Alaharca na who's also a very an award-winning actress and director. Yes. Diba? So hindi mo talagang pwede makalimutan eh. But hindi mo pinurso yung acting career mo? Ang hirap. I was in school. Ah, isa yun sa... Sabi ko, hindi ko mapapagbutihan, nakakahiya lang sa mga kasama ko. Oo. Ayoko. Pero what's important is nakagawa ka ng pelikula. Nakagawa ko, okay na yun. Hindi lang basta-bastang pelikula. Mm. At ang leading lady mo ay isang Vilma Santos at saka Gina Alaharno. No less, di ba? Sabi ko, pag guest pwede siguro. Pero wag yung mga maraming roles. Ayoko. Saka hindi ko kaya yung shooting dito, yung hanggang madaling araw. Ang hirap. Actually, Noy, may nakalimutan ka pa isa na ginawa mo. Nag-guest ka kay Maricel Soriano noon. Ay, oo nga pala. Oh, diba? Sa Maricel drama special. O, oh, diba? Oh, wow. Tatlo. Imagine hello, Maricel. Mo. Imagine mo, Vilma Santos, Maricel Soriano, and Gina Alahar. No less. So, isang pelikula, pero dalawang TV, ano mo, TV projects mo. Diba? Na kung hindi ka lang nag-aaral siguro ng pagka-doktor noon, nagtuloy-tuloy yung acting career mo. It's never too late, diba? Wonderful experience with these actors. Pero yung success story mo was ano, diba? It was dramatized. And sa maalala mo kaya? Yeah, with sino mong gumanap noon? First was Roderick Paulate, tapos inulit uli 10 years after
si ano naman? Ariel Rivera. Ariel Rivera. Yes. Wow. So, meron ka bang kopya noon? Wala. Wala. Wala rin. Hindi ako nabigyan. Wala rin. I think it's baka nasa YouTube naman eh. Siguro. Balikan ko lang yung Hitmakers kasi nakakatuwa din kasi like kasi inabutan ko rin sila eh. Oo naman. Ano ang kaibahan pag solo ka lang at kasama mo yung mga colleagues mo sa Hitmakers? Siyempre, mas masaya pag marami kami. No? Yes. Laglagan eh. Laglagan yun. Pero ang pag-solo, it's more of medyo seryoso ka na dyan. Hmm. Because you'll be singing all your hits and then you'll be talking about, siyempre, your life mo rin as a singer. So medyo seryoso ka. But although serious ka, you have to add funny moments also. So, ibang-iba pag solo, ibang-iba rin ang grupo. Puro kalokohan lang yung grupo eh. Kaming lima, no? Actually, dun kaming lima, si Rico J, laging kinukuha as solo performer. No? Sa pinakamaraming booking. Mm. Tanong mo kung bakit? Yes. Bakit? Hindi, bakit siya kinukuha lagi? Hindi ko alam. Kasi siya yung pinakamura. Alam mo, wala, o buti nilang wala na si Rico J. Di ba naandun na siya? But is, joke lang yung joke. Pero never pa naman kayo nagkaroon ng problema among yourself. Ah, meron naman. I mean, nagkakaroon. Especially sa start, when we first organized, no, the Hitmakers, yun yung parang may mga ego pa rin eh, naglalabas. Pero, siyempre older kami, lahat kami naman mga mature na, we adjust talaga. As much as possible. Ang nagka-problema lang talaga dyan yung dalawang matanda eh. Si Rico at si Haji. Silang dalawa lagi yung nagka-clash eh. After a while, okay naman. Ang ginagawa namin, before the show, we meet, and then we suggest mga jokes. Saan namin sisingit, and who is going to deliver it. And how to deliver it. Ibang ano ng Rico J noon eh. Iba talaga. Oo, di ba? Pero green na green si Rico. Pag sinabi mong green, Rico yan. Pero kayo, this time, alam ko yung mga jokes nyo, hindi ganun ka ano. Medyo eh. Mild naman. With Rico J gone, hindi kayo nag-entertain ng isa pa na makasama ninyo? We tried to think about it once, pero parang sabi namin, kailangan kung may papalit kay Rico, dapat ganun din siya kabastos. Oh. I'm sorry. Pero that's the word eh. I mean, dapat ganun din. Kakengkoy, yung delivery ng jokes niya. Kaso wala. So, wala. Mag-isa na Rico eh. We try to absorb his jokes sa amin. As si Ray ang nagde-deliver. Oh. Kaya iba na si Ray because sa'yo. Bilang a music icon, or an OPM icon at that, anong legacy ang gusto mong iwan? Hindi lang iwan, ang gusto mo ring i-share. Once you know that you're there, you just have to put your both feet on the ground. You know, stay humble. The more you go up, the more you have to be humble. And be professional. Be professional with your profession. Ang idol ko dyan sa professionalism, si Pilita. Really. Ay, saludo rin ako dyan. Iba talaga yung Pilita tinitignan ko eh. Keep on honing your craft. Don't relax on your laurels. Keep on improving. Keep on looking for things that can improve your craft. Kung anong panahon na uso, medyo i-modify mo ng konti. Ganun lang. So, nandiyan ka lagi, hindi ka mawawala. Ang sekreto lang is stay true to your craft. Maraming salamat. Pero bago yan, let me thank my personal sponsors. Thank you so much to Ever Belena, Hilo Glow, Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements, Mesa Tomas Morato, Quezon City, Beauty Derm, Erase Beauty Care, Nutritech, thank you so much to Joss de la Luna, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Stila Salon for my hair and makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Pandan Asian Cafe, maraming salamat. Dennis, belated happy birthday. And of course, kay Alvin, thank you so much. Aficionado by Joel Cruz, Studio Manila. Bebot Santos of Colorati Clothing, Vine Aesthetics,
At kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo, huwag niyo pong kakaligtaan. Mag-subscribe, mag-like, mag-share and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday. Maraming salamat mga kaibigan. And of course, may isa pa kong ihihirit sa'yo. Sige. Kung i-rewind ang buhay mo, Noy, anong gusto mong balikan? Hindi na siguro. Pareho pa rin. I'll go through the same thing. In fact, kahit na singer ako ngayon, kahit I'm into professional singing, yung pagdodoktor ko na natapos ko, hindi ko naman na-practice talaga, no? As in, wala po akong clinic. Hindi ibig sabihin na I cannot treat people. I can. Especially mga emergencies, no? I help people who need help. Yun ang mga papakita ko. So, doon ko po nagagamit ang pagdodoktor ko. Kawang-gawa na. Yes, kawang-gawa. At saka at the same time, entertainment and the kawang-gawa kasi nakakatulong din kayo. Ah, yes. Iba naman. Sa soul. Yung entertaining, yung entertainment is tulong na rin eh. Mm. You entertain us, pinapasaya nyo kami. Di ba? Mm. Ano na yun eh. It's a form of kawang-gawa. Total, buo na rin lang ang hitmakers. Base sa pagkakakilala mo, bahala ka kung paano mo sila i-describe. Oh, sige. The late Rico J. Puno. Kalog. At saka, i-describe ko. At saka, every time he opens his mouth, talagang tatawa ka. Laging may kasamang green joke. Hindi nawawala ng green joke. Laging meron. Automatic. And he's the same Rico J. off and on stage. Haji Alejandro. Haji is the pogi boy. Maayos siya. Maayos from his hair up to his the things that he does. Ang tawag sa kanya is, dati, no? Kilabot ng mga kolehiyale. Ayun, kilabot pala, hindi pala killer. Kilabot ng mga kolehiyala. Uh-huh, uh-huh. Dati yon. Uh-huh. Ngayon, kilabot ng mga lola ng kolehiyala. Haji, hindi ako nagsabi nun, ha? Ray Valera. Ray Valera naman, parang natutulog lang. Kasi ito totoo yung ginagawa niya yung mga songs niya sa pinakatahimik na place. At saan yun? Sa mga memorial parks. totoo yun. Doon siya nagko-compose ng mga songs niya. Talaga? Tahimik eh. Okay. Doon siya nakaka-concentrate. Okay. Kaya sa sobrang lagi siya nandun, nakakatulog. Nag-a-adjust na rin yung mukha niya. Kaya parang natutulog lang. Marco season. Yan yung masasabi natin, the man for all season. Oh. Marco season. Noon din yon. Ngayon meron siyang hobby eh. Ano? Nag-aalaga siya ng mga manok. Okay. Hindi lang ordinaryong manok, fighting cocks. Oh. Kaya ang pangalan niya ngayon is Marco the Cock Season. Yeah. Ang tawag nila sa akin, dahil ang bagal ko maglakad, okay, the slowest balladeer. Ayun ang bago mo ano ngayon. Moniker. Baging moniker mo ngayon. The slowest balladeer. Ang bagal ko kasi mag... Alang naman, di ba? Kaya nga. Joke talaga yan eh. Oo, wala eh. And of course, mensahe mo sa lahat. Dapat mo i-promote. Oh, yeah. Kung hahabol pa ito, meron kaming shows sa World Resorts. Dating Resorts World Manila. August 26 and 27, The Hitmakers with Pops Fernandez, ang tawag sa amin. Ang tawag sa show is Four Kings and a Queen. Wow, Four ganda. Kings and a Queen. So, yun. This is a continuation of our tour na galing pong US. Very successful ang tour namin doon. Kaya dinala po ni Pops dito para po mapanood naman ng mga Pinoys. This time, she's the producer. Yes. Okay. Si mensahe mo sa lahat. Keep on watching TikTok. Yan. Siyempre, iba talaga si Tita. Pag na Tita nang gumawa ng show, nag-organize, laging maayos. Kita mo na lang mga guests niya. Big time lahat. Kasama ka doon, di ba? Sige, thank you very much for having me again. And it should be me who should actually thank you, Noy. Sabi ko nga, imagine, it's been like more than
three decades na hindi tayo nagkita. But I'm so glad, I'm so happy. Kasi lalo na most of the time nasa Amerika ka, doon ka na halos naka-base sa Las Vegas, di ba? I've been trying to get in touch with him nung ano, hindi lang ako naging successful. Last April, Luna was there. Pero ngayon, tila mo, hindi lang tayo nagkausap over the phone. Face to face, face to face. It's about time, tagal na nga. Di ba? Muli, Noy, maraming salamat for this opportunity. My pleasure here. And I hope to be seeing more of you in the future. Thank you again. Thank you. Thank you so much. With that, mga kaibigan, maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod na BMS, dito lamang po sa TikTok with Astra Moyo. God bless us all.